Hallelujah, Lord Jesus. Lord, we honor your presence this morning. We are excited for what you are going to do into our lives, Jesus. Lord, we want to go back to how we loved you before, to how in love we were before, Jesus. Lord God, whenever we hear your words, we will be excited to eat, to digest it, Lord Jesus. Sa umaga po na ito, Panginoon, patuloy, Panginoon, na baspasan mo ang bawat isa ng pagpapala, anointing, fire in their hearts, Lord Jesus. We expect for more of you and your presence this morning. We bless you. We praise you. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! We expect for Jesus to overflow in our lives. So let's dance and sing for Him. Hallelujah!
Jesus' name we are healed. In Jesus' name we are free. Hallelujah. Come on, let's declare the goodness and the power in Jesus' name. Oh, hallelujah. Come on, get ready. Everybody declare. Declare and live to
Hallelujah. Minsan pa kapatid, palakpakan mo ang Diyos na buhay. Come on. In your house, church, come on. Give the highest praise. Glory. Hallelujah. He deserve your best worship. He deserve your best praise to Him. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, it's 2020, no? Maraming bagay na di nangyari. Maraming bagay na hindi magandang nangyari. Pero isa lang tatandaan nyo, the Lord is remain faithful to us. Hallelujah. In every situation, let faith arise. Whatever situation right now, let faith arise. As we worship you right now, as we worship our Lord right now, come on. Lift up your hands, may invite everyone to raise up your hands. Feel the presence of the Lord right now. He is faithful. He is faithful to the life of each and every one of us. Hallelujah. He is faithful to your family. He is faithful to your life, to your cell group. Hallelujah. In our church, He is faithful. Hallelujah. As we worship you right now, come on. Open up your hearts. Oh, thank you, Jesus. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms a fortress for the way. Let faith arise. Let faith arise. Thank you.
situation right now. Come on! Iwanan mo sa panan ng Panginoon. He's faithful to your life. He's faithful. Hallelujah. Come on, say hallelujah. My hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful.
God. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay magpatuloy sa ating pagsamba sa Panginoon sa umaga po na ito. Bang tayo ay nasa ating mga kanyang tahanan dahil po sa ating tumataas sa bilang ng mga infected. Hindi naman po problema siguro kung tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos habang tayo ay nandyan sa inyong mga bahay. Patuloy lamang po na tayo ay isipin natin na tayo nakaupo sa harapan ng pulpito at galangin natin ang presensya ng Panginoon. Amen po ba dyan? So patuloy po tayo dun sa ating pag-invite at pagdala, pag-akay ng mga kaluluwa or mga kapatid natin na nangangailangan ng encouragement mula sa salita ng Diyos. At itong umaga po na ito ay isa na namang pagkakataon para may mabless or merong mahipo ang salita ng Diyos or ang Diyos. Especially sa panahon na ganito yung ating pong nararanasan, no, nagkakaroon ng some sort of second wave at nauulit po yung ating pong mga difficulties in times of challenging or times. Okay. So, sa umaga po na ito, tayo po ay magkaroon ng declaration of faith para po sa ating pagsisimula. Sumunod po kayo sa akin, sa inyong mga tahanan. Huwag po kayong mananahimik lamang, huwag po kayong manonood lamang. Tayo po ay mag-participate sapagkat ito po ay tinatawag natin banal na panambahan. Tayo po ay sumunod sa deklarasyon. I believe in the Bible. It is God's holy word. I believe in the Holy Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. I believe in the Lord Jesus. He died and has risen for me to have eternal life. I believe in my God-ordained future. I am so excited. I will receive my change today. Let's all pray. Panginoong Diyos, isang mapagpalang umaga ang sumalubong po sa amin ngayon. At ito po ay mga bagay na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat kami may maraming pagkakataon upang makarinig ng iyong salita, mapagpala ang aming mga buhay. Lord, patuloy ng bawat mga kapatid ko na sa kanilang mga tahanan ay iyo pong mahipo, mayakap sa mga oras na ito. Dinadalangin ko, Panginoon, ang patuloy nilang paglalim sa iyong salita at siyang makakaapekto sa kanilang paraan ng pamumuhay, especially, Panginoon, sa ganitong sitwasyon ng aming pong lipunan. Hinihiling po namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, sino man po ang nangangailangan ng kagalingan, ng kalakasan at ng kaayusan, Lord God, ay iyo pong ito ay igawan, malayang malaya ka pong kumilo sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Ayan, palakpangan nga natin ng Panginoon sa atin pong mga comment section. You can put the virtual claps or even shout hallelujah there, no? Sabay po ng ating pong mga pagtag ng mga pangalan at ganun din po pag-share ng live stream sa ating mga wall. Pwede po ba pagkaisahan natin, i-share natin yung live stream na ito sa ating pong mga wall, no? Mahalaga po 'yan, especially sa ano po, linggo po ng Marso na ito na may isa sa pinakamataas na bilang po ng infection po ang ating sa atin pong bansa. At talaga namang kailangan natin na magkaroon ng iba yung pag-iingat at bilang pagsunod po sa gobyerno, tayo po ay ngayon ay nagdeklara sa linggo lamang na ito ng no on-site worship. Okay, kaya po sabihan or invite po natin yung ating mga kilala hanggang po mamaya meron po tayong gawain sa ating Tagalog, English version at ang ating YouTube premiere mamayang alas 7.
So tara na po sa atin pong pagsamba sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral ng kanyang salita. Gusto ko pong magsimula doon sa top reasons why we cannot sleep. Okay? So bakit nga ba tayo hindi makatulog? Tingnan mo ngayon katabi mo kung kamusta yung mata niyan or yung eye bags niyan, nakatulog ba yan? Bakit kaya hindi tayo makatulog? Una na dyan yung diet. Kumain, yan, kumain bago matulog, maraming kinain. Kaya hirap makatulog. O kaya naman, sabi ng mga nag-aaral nito, yung paggamit ng phone, okay, yung daw ilaw niya, nag-i-steer up ng ating brain. That's the reason why hindi tayo inaantok. Pangatlo, lack of exercise. Alam niyo po, pagaling ka daw ng exercise or pag well-exercise ang body sa maghapon, madali ka daw antukin sapagkat ikaw ay pagod. Okay. So marami ang katabi mo niyan, yung pagod. Kaya madaling, pansinin niyo, yung mga nagtatrabaho, masandal tulog. Okay. Shout out sa mga kakilala at mga kapatid nating masantol. Ayan. Shout out po yan. Next, yung pain. No, pag meron kang pain or meron kang nararanasang pain, eh talaga namang mahirapan kang makatulog. No, both physical pain saka emotional pain. Ayan, nasaktan ka. Mahirapan ka talaga. Okay? Panglima na ba yan? Or, yeah. Panglima ay yung stress. Isa sa mga dahilan ba't tayo ay hirap makahanap ng antok ay dahil tayo ay sobrang stress sa kaiisip ng mga gagawin bukas. No? Parang ngayong gabi pa lang, iniisip mo na paano ka makaka-cope up dun sa iyong bukas or gagawin bukas. So, isa po yan sa rason. Panguling rason at pinaka talaga namang malaking dahilan kung bakit hirap tayong makatulog ay yung anxiety and depression. Sabihin nyo nga, anxiety. Ayan. So, tayo ay maraming alalahanin, marami tayong mga problema, at ito po as minsan ay nagdudulot ng depression dahilan na tayo ay hindi basta-basta makatulog. Okay, sabi nga, itong, alam ko, ano to eh, cartoon to eh, napapanood sa TV, sabi doon sa quotation na ito, worrying won't stop the bad stuff from happening. It just stops you from enjoying the good. That's the bad part about our anxieties. No, hindi naman natatanggal yung problema. Ang nangyayari pa nga, natatanggal yung ating enjoyment sa araw na yon. Okay? Kaya nga, napakahalaga itong usapin na ito bilang mga Kristiyano sapagkat hindi po kalooban ng Diyos na hindi tayo mapahinga. Sabi nga sa Book of Matthew, di ba? You have to give our burden. We have to give our burdens to Jesus so that we will feel, no, the light of His presence or in His presence. Okay? So, tayo po ay makinig at mag-aral sa topic po na ito. Well, sabi nga ni Walter Rice, okay, tired minds don't plan well. Sleep first, plan later. Kaya minsan talagang dami nating gustong gawin, marami tayong alalahanin, pero lalo namang nadidiskaril yung dating gagawin kinabukasan kasi nga pagod na pagod yung utak natin. Naging mali-mali, naging puro error kasi nga sa dami ng pagod. Okay? So, sabi nyo nga, dami ng pagod mo. Yan, Glenn Diaz. Okay, can you comment down below yung mga
pangalan na ang dami-daming pagod. Kaya lalo, no po, tayo ay naaapektuhan sa ating mga performance. Kaya hayaan niyo po ako na pag-usapan natin ano pang sinasabi ng Biblia doon sa part na hindi na tayo maayos matulog. Okay, shout out sa mga hindi na maayos makatulog dyan. Okay, so napakahalaga po ng topic na ito para sa inyo. And ito po ay pinamagatan natin na sleep in beauty. Okay, simula ngayon, matutunan natin, makatanggap po tayo ng kapayapaan sa Panginoon na magdudulot na tayo ay makatulog. Okay, sa topic na ito, huwag nyo naman pong tulugan. Sa Acts chapter 12, verse 6, ito po ang nakasulat. Okay, sa NIV translation. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. He is very well guarded, and he was in the prison. Sobrang galing ng ating Apostol Pablo or Apostol Pedro, sapagkat sa kabila ng siya ay nasa hindi magandang sitwasyon, he was able to fall or to fell asleep. Well, in fact, he was in between two soldiers at the moment, no? And I could say there's something about this, okay? And it is about his faith in the Lord. Kamusta po yung inyong pananalig sa Diyos? Nakapagdudulot ba ito ng kapahingahan? Sapagkat, sabi ko nga, I would like to quote, a person who believe well, sleep well. Kapag maayos yung iyong pananalig sa Diyos at ikaw ay tunay na naniniwala na sa kabila ng sitwasyon, may magagawa ang Panginoon, maidadala mo pa rin yung sarili mo sa maayos na kapangingahan. Sapagkat ang iyong kaguluhan ay nagsisimula sa pag-iisip. Okay? Parang ganito po yung sinasabi natin sa ating pong pag-aaral. Sleeping in beauty, pag sinabi po natin ganyan, it means sleeping in the beautiful view of God's mercy and grace. Alam niyo po, napakamagandang part ng mensahe na ito ay yung pong ipaalala ng Diyos na hanggang yung mga ibon, hanggang yung mga hayop sa kapaligiran ay nakakakain at nabumuhay at wala pa sa kanila bumabagsak dahil sa gutom, ganun din po tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta, ha? Basta ibigay mo yung best mo, okay? Basta magpatuloy ka lang at huwag kang hihinto. Amen po ba dyan? That's the beauty of God's mercy and grace, no po, kahit po sa ating mga kakulangan, hindi tayo nag-aral, hindi tayo nakapagtapos mag-aral, o kaya naman nag-resign tayo nung isang linggo, tayo pa rin ay binibiyayaan ng Panginoon. Okay, another concept about this is, or about this title, ay yung sleeping in the beauty of opportunity for God's miracles. Okay, when we are in the times of trial, pag tayo ay nasa panahon ng mga pagdarahop or kabigatan, ito po ay oportunidad para makita natin yung pagkilos po ng Diyos. Sabi nga, kung walang battle, walang victory. And battle is an opportunity for us to win a victorious fight. Ayan po. Parang ganyan po yung binapakita po ng talata na si Pedro ay natutulog. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tulog na tulog pa rin ba yung katabi mo? Baka payapang payapa po sa kanyang paligid. Kaya po ganoon. Okay? Peter sleeps in one of the anxious and depressing moments in his life. While amidst yung kalagitnaan ng depressing moments or nakapag-aalalang sitwasyon, how come that Peter was able to fall asleep? Di po ba?
And that is what the Bible in the book of Acts was actually giving us today. Pinapakita po na ang isang taong may pananalig sa Diyos, ang taong may pananampalataya na may magagawa ang Diyos, ay marunong magsuko nito at siya ay kayang magpahinga sa piling niya. Po. Kamusta po yung mga in-invite po natin dyan? At patuloy po kayong makinig sa ating pong topic na pinamagatang Sleep in Beauty. No po, parang si Sleeping Beauty talaga nung dinatnan ni Prince Charming ay sobrang peaceful sa kanyang pagkatulog at patuloy na nakakaranas ng kapayapaan dahil siya ay marunong magpahinga or magbigay nung kanyang karanasan sa ating Panginoon. So, tingnan po natin po itong sitwasyon naman ni Apostol Pedro sa the same chapter, chapter 12, sa verse 1 and or verse 1 to 4. Okay, dapat nakalagay yun doon. Verse 1 to 4. Okay? So nakasulat po sa English, it was about this time that King Herod arrested some who belong to the church intending to persecute them. There was actually a very bad situation among many church members at this time. Si King Herod po pinapa-aresto or pinapahuli, pinapadakip yung mga church members na labas ng labas. Yun ba yun? Sa panahon ng pandemic. So hindi po yata ganun. Pero ito, they are to persecute yung mga church members. Okay. On verse 2, he had James, the brother of John, put to death with the sword. Nasampulan na. Okay, nasampulan na po yung ating pong isa sa mga apostol na si James po na siya ay papatay sa pamamagitan ng sword or ng espada. Verse 3, when he saw, okay, when he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. Okay, tingnan po natin yung part na yan. And this happened during the festival of unleavened bread. Ano po bang significant about this festival? Okay. Every time na tayo po ay nakararanas ng or nag-celebrate ng festival of unleavened bread. Ayan. Sila po ay nagpa-persecute or gumagawa ng sitwasyon kung saan they persecute someone, okay, to show dun sa mga libu-libong tao na umaattend po dito sa festivity nito para i-showcase or para gawing showcase po dun sa festival. At they were actually thinking Peter is pitted on this festivity. Okay. So, kaya po siya ay dinakip din sa mga oras na yon. On verse 4, after arresting him, he put him in prison and handing him over to the guarded by and to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Ibig sabihin, 16. Herod intended to bring him out for public trial. Okay. After Passover. Okay. Ganun yung kanilang plano. Okay. He is going to be presented over many people for public trial. But I would like to concentrate dun sa kulungan. Tingnan po natin to. According to John Walton and John MacArthur, okay, this is their findings about this. Peter is in between two soldiers bound with two chains. Could you imagine, no? Yung soldier,
meron siyang tanikala kay Peter, at si Peter dun sa kabilang soldier. So talagang walang kawala. Sabi mo nga sa kapatid mo, walang kawala. Walang kawala. Ayan. Each chain connected Peter to a soldier. This was one of the most secure form of detention, making escape impossible without collusion. No, talagang kahit anong gawin mo, konting kislot mo lang, maalalaman na. Okay, kaya hindi makakalusot yung mga kapatid natin dyan na napakaraming paraan madiskarte sa buhay, hindi makakalusot. Sabi mo nga, hindi makakalusot. Okay, kasi nga, paano makakalusot ka niyan? Nakatanikala ka dun sa dalawang bantay. At yung, ito pa po, yung mga bantay ay nakasurround sa kanya, saan man siya dumaan. Tingnan niyo po ito. Each squad contained 4 soldiers and rotated the watch on Peter. This is really very secured. Nakulungan. At all times, 2 guards were chained to him in his cell, while the other 2 stood guard outside the cell door. So sa kabila, talagang makalusot ka sa loob, hindi ka makakalusot sa labas. Yan ay kung makakalusot ka dun sa katabi mo na nakatanikala sa'yo, na sobrang guarded. You know, what's good about this situation, tingnan natin po yung gesture ni Pedro. Sabi po ng talata, si Pedro ay natutulog. He is deep in his sleep. Okay, tingnan mo yung katabi mo, kamusta yung naging tulog ng katabi mo? Or kamusta yung naging tulog mo, no? Amidst all the guarding trials, or we are so much guarded with hardships. No, kamusta po tayo sa ating pagpapahinga? Okay. So, talagang sobra ang kaisipan or discipline or mind discipline ni Pedro sa mga panahon na iyan. Well, I could say that sabi nga natin minsan, to see is to believe. Pero gusto ko pong palitan yan ngayon ng to sleep is to believe. Sometimes, when we are able to leave everything to God, when we are able to believe, no, God can work on our situations, then we could find rest for ourselves. Kaya nga po, to sleep is to believe. Somebody say amen po sa ating comment section. Okay, sabi mo nga, Pastor, I believe God. Ayan, para po sa ating team primes, kung kayo po ay nariyan, magparamdam kayo, sulat niyo yung I am team prime. Okay, I am sa mga league of leaders natin. I am team leaguers. Okay, para naman sa mga team community, sa mga lead communities po natin diyan, Santa Rosa, sa Villa Grande, at maging po diyan sa ating Deca Homes, no, sulat nyo po, I am team community. I am a member of team community. Okay, sa ating team Japan, of course, kumamaya pa po yata yun. Okay, later na po yan. So tayo po ay, kung nakakaranas tayo ng mga panahon na hindi tayo makatulog dahil po sa ating mga kabigatan, it is a good time for you right now, kung kayo po ay naimbitahan sa oras na ito, for you to be able to discover how to have good sleep or how to sleep well. Now, gusto ko pong ibigay yung common errors why we cannot sleep better. Ano ba yung mga kulang sa atin? Bakit hindi tayo makatulog? Inspired by how Peter was able to put himself onto rest despite of a very disturbing situation. Okay. Una na po dyan,
ay yung support self over support group. Support self lang tayo lagi. Wala tayong support group. Sometimes it is really very important na meron tayong mga kapatid na siyang sumusuporta sa atin din. Meron tayong mga naaasahan at meron tayong nakakausap or nalalaman natin yung mga ibang mga tao ay nananalangin para sa atin. Tingnan nga po natin yan sa Acts. Bakit nga ba tulog na tulog tong si Pedro? Sa chapter 12, verse 5. Are you there? Makibukas po kayo. Ano po? Sa verse 5, so Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. There are some people who is or who are praying for Peter in the prison. So this is something that is could bring, you know, yung parang some sort of peace that you know some people are supplicating for your needs. Napakahalaga po niyan sa oras na yan, especially na siya ay walang kasiguruhan dun sa kanyang mararanasan when he was presented to the crowd, when he is about to presented to the crowd. Okay? Sa atin po, sa sitwasyon po natin, napakahalaga po nung support group. Sabihin nyo nga, support group. Okay? And I'm referring to our life group as our support group. Can you shout out the name of your life group diyan? Ano po bang pangalan or ano po bang titulo ng inyo pong mga life group? Ayan. So, para i-acknowledge natin, itong life group ko, sa lahat ng sitwasyon, pinapanalangin sitwasyon ko. Siyempre, pag alam nila, lalong-lalo na. Pag post ka lang or mag-message ka lang, they are all going to pray for you. Because, of course, siyempre kasi mahal ka nila bilang kapatid sa Panginoon. Diba? Sabi nga ng awit, mahal na mahal kita sa Panginoon. And as we love one another, we pray for one another. Kaya po kung kayo po ay wala pa pong mga life group connections, we would like to invite you, magpa-unlock po kayo sa atin pong mga life group sa ating church. O mahalaga po na meron po tayong mga grupo ng tao or bilang ng mga tao na siyang steer up po sa atin or nakikipag-ugnayan po sa atin para tayo ay makapagpatuloy or maging matatag sa ating mga dinaraanan. Another is church prayer warriors. Okay. Napakalaga ng mga commitments like you volunteering to a church prayer warriors or prayer group. No, tayo po, meron po tayo niyan sa church. If you would like to join, kindly tell our life group leaders. No po, pwede po nila kayong dali doon. In any time na meron po kayong pangangailangan, isulat or type niyo lang po doon sa group. At ito po ay ipapanalangin ng mga available natin na mga prayer warriors. Mahalaga po yung tayo po ay nakakaranas din ng suporta mula sa ating iglesia. Well, iyan din naman po ang tinuturo po sa James chapter 5. Tinuturo po ng Panginoon sa atin na tayo ay magkaroon ng suportahan sa bawat isa. At sinasabi sa Ecclesiastes chapter 4, yan sa verse 9, tingnan po natin yan, two are better than one because they have a good return for their labor. Okay na yung sa self-support ka. Well, in fact, kung yan ay patungkol sa finances. Pero it is quite another when we do so para sa ating mga conflicts or mga pinagdadaanan that there are some people who are also praying for it. Sabi, two or more is better than one. Ayan, mas maganda pa rin yung mas madami. Sabi nyo nga, mas madami, mas maganda. Okay? Kaya hindi ko po pwedeng self-sufficient lang. Hindi ko kailangan ng life group. Hindi ko kailangan ng church. Okay na ako sa bahay.
sa church na lang ako magwa-worship. Doon na lang ako mag-isa. A-attend lang ako pag Sunday. No, mahalaga po yung ikaw ay may ka-fellowship. Okay? Mahalaga po yung may kausap ka. At ikaw po ay nai-inspire at na-encourage kasi meron kang mga kapatid na sumasama sa iyong mga daanan sa buhay o pinagdadaanan sa buhay. So, una po yan. Ano po? Bakit po tayo ay hirap magpahinga or makatulog? Kasi naisip natin mag-isa lang tayo at pinipilit natin na mag-isa na lamang tayo talaga. Okay? Yan po yung una po. Self-support over than or over support group or support self over support group. Pangalawa po ay yung warrior and not a warrior. We just worry. We do not know how to handle our fight. So, hindi po natin inilalaban. Sabi mo nga sa kaibigan mo, kakilala mo, ilaban mo lang. Okay? Huwag mong sukuan, ilaban mo lang. Mahalaga po yung tayo po ay nag-i-struggle because we all know that struggle means you are not yet conquered. So sa sitwasyon mo, instead na isipin mo lang ng isipin, mag-worry ka na mag-worry, mahalaga nilalaban mo din. Why? Because worry will not make your situation better. It will just make it worse. No po. So, if you're going to look at the Bible, on Acts chapter 12, verse 6, ang nakasulat po, the night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping. Ano mo ha? He battled it by resting. Meron siyang laban. Alam niyo paano nangyari ito? Because he battled what is in his mind. The battle is in the mind. Can you tell it to someone? For example, Mikhail Yosef, the battle is in the mind. O pag mali yung iniisip, pag hindi mo nilalaban sa iyong kaisipan, lagi nang talo yung kaisipan mo, mahirapan ka magpahinga. You will just make every situation worse. Okay, if you're going to look at this picture, na ipipresent po sa screen, this is a lot different or a lot better when you understand. Okay, ang sabi po dyan, how you see the world depends on how you look. Or maybe depends on where you look. Ano bang tinitignan mo? Iba kasi yung tinitignan mo yung positibo, iba yung tinitignan mo yung negatibo. You are maybe looking at the same spot, the same angle, but where you focus makes it different. Tama po ba? So katulad nyo sa picture, di ba? Ang focus niya yung outside, kaya ang dinrowing niya, yung kalikasan sa labas, yung magandang view ng kalikasan. Pero yung kabilang prisoner, ang dinrowing niya, yung bar, kasi yun ang nakikita niya bago yung nasa labas. So, how you see your world depends on how you look. Maybe ikaw, hindi ka makapagpahinga kasi ang iniisip mo, yung the other side kapag hindi ka nagbayad, the other side kapag hindi mo nakausap, the other side kapag hindi ka nakakain or nakapagtrabaho. And that's the reason why you cannot find rest. Sabi nga ni Rick Warren, you have enough opportunity in a day. So stress comes when you do more than what God has set for you. Okay, napakahalaga po mga kapatid, yung mga konsepto po na yan para po tayo ay matutong magpahinga sa Panginoon. Ilaban natin sa ating kaisipan. Kaya nga po sa amin ng Romans chapter 12 verse 2, di ba? We have to be transformed in the mind. Ang lahat po ay nagsisimula sa kaisipan. Because worrying doesn't make anything better. Okay? Constantly reminding God about what's wrong only makes us depressed.
Paulit-ulit ka, Lord, ba't ganito? Lord, bakit wala? Lord, ginanto niya ako. You focus, you always tell the Lord God. Baliktad eh. You tell the Lord God about your problem. You always tell the Lord God about your difficulties. Nirereklamo mo lagi sa Panginoon. Sinasabihan mo ang Diyos patungkol dun sa iyong sitwasyon. Okay, nangyayari po ba yan? Amen? Ang ginagawa natin pag nangyayari yan, inilulukluk natin yung problema natin dun sa trono ng ating buhay. Bakit yan na lagi ang iniisip mo, sister? Ba't yan na lagi ang nasa isip mo, brother? Hindi na mawala-wala, bukang bibig mo. Bakit? Kasi yan na ang pinaupo mo sa trono ng iyong buhay. Kapag ang pinaupo mo ang Diyos sa trono ng iyong buhay, kahit sino pa na umamba sa iyong seguridad or sa iyong kapayapaan, hindi mo papapasukin. Why? Because the seat was, kumbaga, taken. Tama. Can you tell it to someone? The seat was taken. Joma Malbarosa. So you tell it to yourself. If you know that the seat was taken, may nakaupo na eh, doon sa trono ng buhay mo, hindi mo na iisipin yun. Wala, ginawa ko na lahat. I leave it to God. Bakit? Kasi kung may mangyayari ba, may magbabago ba kung magmumukmuk ka sa bahay? Meron bang madadagdag kapag nag-iiyak ka lang? No, tama lang naman umiyak ka minsan, pero yung nandun ka na lang, wala na mangyayari doon. Maliwanag po ba? Amen po ba dyan? Pwede ba nating palakpakan ang Diyos sa ating pong mga sitwasyon? Sapagkat siya yung dapat na nakaupo dun sa luklukan. Ano po? Amen po ba dyan? Saan po ba yung mga palakpak? Amen. Hallelujah. I would like to quote, a person who can sleep in a big problem is someone who believes in a bigger God. Naniniwala po kayo dyan? Ako, naniniwala ako dyan eh. Bakit ka nakakatulog sa malaking problema? Kasi alam mo, kung bakit ilalaban mo sa isip mo, no, may malaki kang problema, pero mas malaki yung Diyos mo. Ha? Amen po ba dyan? Okay, and that leads us to number 3 na problem. Okay. Ano ba yung pangatlong problema? Pangalawa kasi it's about warrior, hindi naging warrior. Pangatlong problema, bakit hirap tayong makahanap ng kapahingahan or tulog, ay dahil we speak about the size of the problem and not about the size of God. Okay, we always speak about our problem. Oh, I have a big problem. Whenever you say you have a bigger problem, you say you have a smaller God. Whenever you are impacted by a bigger problem, it belittles your God, your faith in the Lord. Pinapaliit nito, di ba? Whenever there is doubt, when doubt enters, faith comes out. So kapag ine-entertain mo, when you acknowledge the size of the problem, you belittle the size of God in your faith. Amen po ba dyan? Hallelujah. Can you say hallelujah in your word or in your statement there in the comment section as a declaration that you have a bigger God? No one can compete with our God. Alam natin yan, right? So maybe you are in a situation that you seems are losing. See, you just seems losing today, but the game is not yet ended. Amen. Hindi pa tapos yung laban, Heidi Naval. Can you comment it to someone? Hindi pa tapos ang laban, Sister Lilibet. Ayan. You have
some days to observe. And the Lord will never run out of way to win the fight. Amen po ba dyan? Tingnan po natin yung Acts chapter 12 pa rin. Sa verse 23, it was actually a very good verse that shows how the Lord God returned to King Herod. Okay. Ang sabi po, immediately because Herod did not give praise to God, ridicule niya yung Diyos eh. Sa pamamagitan ng pag-execute sa mga mananampalataya, he was not able to acknowledge God. So an angel of the Lord struck him down. Grabe, di ba? The angel did something to him. Maybe tinamaan ng virus. Ayan. Yung mga nang aapi sa'yo, yung mga pinapahirapan ka. Sa totoo lang, kapag iyang tao na yan, eh, kinainisan ng Panginoon or in a way, pinarusahan ng Diyos, ultimo COVID dapuan yan, di niya maintindihan paano siya nakakuha. Walang mahirap sa Panginoon. Well, we know that God is a loving God. When His people, when His beloved people was belittled by someone, pag ikaw ay inalipura ng ibang tao at kalooban ng Diyos na maitaas ka, ibinababa niya itong mga tao na ito. So matatahimik kayo. Bakit ka nanahimik sa panahon na pwede kang magsasasagot or makipag-away? Kasi alam ko, Pastor, no? Sometimes you say it. Kasi alam ko, Pastor, na kayang bawiin ng Diyos yan. Amen po ba dyan? Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Amen. If you are going to look at this, binawian ni Lord si Herod. Okay, anong ginawa? He commanded his angel to struck him down. And you know, he was eaten by worms and died. And that is how, God loved his people. Okay, continuing, if you're talking about your problem, okay, parang ganyan yan pong datingan natin dyan. If you're talking about your problem more than you're talking about your God, then you have a wrong one on the throne. Bakit ba lagi yan ang pinag-uusapan? Ba't yan ba lagi ang bukang bibig mo? Can you tell it to someone? For example, May Pablo, bakit yan lagi ang bukang bibig mo? Amen. When we speak about the problem, it means the problem is much bigger than anything. Alam niyo po to si Pedro, he tried a different approach. Instead of fretting to God, kesa magmukmuk, magpopopose sa Facebook, instead of magrarant, instead of magpailalim sa ulap ng kalungkutan, ang ginawa niya, he entered into his rest. Nagpahinga. Pag isang araw, no, hindi mo naman na-solve yung problem. For example, isang araw na nangyari, walang nangyari doon sa iyong trial. Alam mo, instead na paguri mo lalo yung sarili mo, kakaisip, bakit hindi matulog ka na lang? Peter was the same. He tried different approach. No, he entered into his rest as if he's telling to God, parang sinasabihin mo ang Diyos, Lord, okay lang yung nararanasan ko. Mas malaki ka pa rin doon. So I enter in your presence because I know for the fact that you allow this situation, it means I have a way out of this problem. Amen po ba dyan? Can we clap our hands to the Lord? O, parinig niyo po yan, pakita niyo po yan sa pamagitan ng
makapag-type ng mga virtual clappings. Amen. Okay. Lord, kasi parang ganito, no? Parang, Lord, kasi alam ko, hindi ka naman natutulog na Diyos, eh. Sarap pakaisip, pakaisipan, no? Na ang Diyos, hindi naman natutulog. 24/7 nakabantay. So I believe this is sustaining in my life. Nagpapatuloy itong problema na ito just for a reason. Just for a season. Amen po ba dyan? So, dahil alam ko, inaalaw mo ito, nothing is an accident in the Lord. He allowed. Problems do not come from Him. Mga kapatid, I am so sure, because sabi ng Panginoon, hindi manggagaling ang temptation sa Kanya. Problems do not come from God. Pero inalaw ng Diyos yung problema kasi alam ng Diyos kung ano yung magandang idudulot nito sa iyo. So you have to learn today, when you are experiencing problems, when you are experiencing some diluting situation, tuyot na tuyot ka sa pag-iisip, no po, you are going to put to yourself na, Lord, I know you gave this for a reason, and this is just for a season, so I will overcome it. Okay, I know that you never sleep, and that is the reason why I am the one going to sleep, knowing that you, God, fight my battles. Okay? So I will fight the way I think about it. Somebody say, Amen. Hallelujah. No, can you tell it to someone? Ano, sabihin mo, for example, Pastora Tina, kailangan mo ito. Amen. You have to be reminded that God has no limitation. He is an omnipotent God. Okay? And I would like to close on Genesis chapter 1 verse 26. Ayan. Gusto ko pong unawain po natin yan. How are we going to thrive in our situation this year? How are we going to be productive? Eh, lagi kang sira sa pagpaplano kasi sira kasi yung pagpapahinga. Pag hirap ka magpahinga, hirap ka magplano sa buhay. You can never be productive. And that's the reason why we have to go back to our creation. On Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi ng Panginoon, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So ano makikita po natin dito sa ating pong pagtatapos, pakinggan niyo po ang mga bagay na ito, okay? When God wanted to create the fish, He spoke to the sea. He looked at the sea, and He spoke, let there be fish. When God wanted to create the trees, He spoke to the earth or to the soil. He faced the soil and He has spoken. That's why there are so many trees. But when God wanted to create a man, He does not turn to the sea, He does not turn to the ground, He turned to Himself. Ang sabi ng Panginoon, let us make a man in our image. So ito po yung mahalagang iiwanan ko po sa inyo sa umaga po na ito. If you will take out the fish from the water, what will happen? Kapag tinanggal mo yung isda dun sa tubig, mamamatay. Tama po ba? Pag tinanggal mo yung puno dun sa lupa, anong mangyayari? Matutuyo at mamamatay. When the Lord created these things, He spoke to the atmosphere by which this creature will be able to be sustained. Makapagpapatuloy sa buhay.
Kaya yung halaman or puno hindi pwedeng maalis sa lupa. At yung isda hindi po pwedeng maalis dun sa dagat or tubig. The point is this. The same with man, we cannot take ourselves out. We cannot be disconnected from God. Why? When we disconnect from God, we die. Amen po ba dyan? Because God is our natural environment. Alam niyo po, ganito po yung analogy dyan, ano? Ano ang dagat pag tinanggal mo ang isda? Dagat pa rin. Yung isda, pag tinanggal mo sa dagat, patay, dead ball. Ano ang puno o ano ang lupa pag tinanggal mo ang puno o halaman? Lupa pa rin. Pag yung halaman o puno tinanggal mo sa lupa, matutuyo. Mabuti na lang pangsiga. Wala. Disintegrated. Then the last part is, ano ang Diyos pag tinanggal ka? Diyos pa rin. Pero kapag ikaw tinanggal mo ang Diyos sa buhay mo, you will certainly die. And that's the reason why we cannot find our rest. We are progressively dying because we live disconnected from God. Amen po ba dyan? When we know God is always with us, He is our natural and supernatural environment. Alam natin, nandyan lang siya. He moves in a way we cannot see. That's the reason why we can just, kumbaga, go to sleep. Makapagpapahinga ka. So, good news. Makapagpapahinga ka na. Richard Domingo. Oh. Why? Because you know that you are connected from God and everything is possible. So the same goes, ano po, this is very exciting starting today. Just like what happened to Apostle Peter on Acts chapter 12 verse 7. Tingnan po natin, sabi nun, suddenly an angel of the Lord appeared and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said. And the chains fell off Peter's wrist. Now, you sleep in your, or amidst your difficulties, and you wake up in freedom. He sleep in the prison, and he wake up in his freedom. There's a lot, no? When we are able to sleep or when we are able to give everything to the Lord and find our rest, you know, we could see ourselves free from anything. Po, kaya mga kapatid, as we end, I would like us to find our rest in the Lord. Amen po ba dyan? Tayo po ay sa umaga na ito, sa mga darating na linggo, makakatulog tayo ng maganda, magiging maayos, maaluwan yung ating umaga. Why? Because we find freedom out from our resting in the Lord. So I want you to come to your personal altar and lay it down. Iwanan mo sa Panginoon. Lay it down. Hirap kang magpahinga kasi bit-bit mo yung galit mo. Hirap kang magpahinga kasi bit-bit mo yung insecurities mo. Bakit wala pa yung ganito? Bakit hindi dumadating to? Hindi ka nakapagpapahinga kasi bit-bit mo yung disappointments mo. Bit-bit mo yung trabaho mo na mga dapat mong trabahuin or gawin. Bit-bit mo lahat ng kabigatan mo. So right now, in order for you to find your rest, lay it down to God. Come to His presence. And let the Lord bless you.
So I want you to come to your personal altar, kneel down, sa mga bahay po kayo right now. So kneel down and lay it down to God and let the Lord bless you. Let the Lord bless you. I would like to pray for you right now. Habang inilay down nyo sa Panginoon lahat ng mga imprisoning situation, hayaan nyo ang Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu pagpalain po kayo dyan saan man po kayo naroroon. Hallelujah. Sabi nga nung awit, let faith arise. Let your struggles, let your difficulties come down. Bow down and let your faith arise. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Isus, sinasansala ko anumang tukso ng kalaban sa iyong kaisipan para hindi ka makapagpahinga. Let someone find his or her rest from the Lord in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat dinulot mo na marinig namin itong mensahe na ito, siyang magdadala ng kapahingahan sa amin simula ngayon. Na kapag hirap na hirap kami doon sa laban, instead na muni-muniin pa rin namin hanggang sa lalim ng gabi, Lord God, natutunan po namin na ibigay, iiwan sa iyong paanan sa pangalan ng Panginoong Jesus. We receive our freedom. Come on, receive your freedom. Free yourselves. Free yourselves. Find your rest from God. Let God sit down in the throne of your life and not the problems. Hayaan mo ng Diyos maghari sa iyong katauhan at huwag yung problema. As if you're telling to God, Lord, you are bigger than these problems. I believe in you more than these problems. Lord, salamat Panginoon sa iyo pong mga revelations. Patuloy na hayaan niyo po mga kapatid ko ay mamuhay sa liwanag at hindi sa kadiliman. Sa liwanag ng iyong salita at hindi sa kadiliman na dulot ng aming mga bitbitin sa buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, dinedeklara ko po ang kagalingang spiritual. Dinedeklara ko po ang kagalingang physical. Come on, claim it. Kagalingang emosyonal, Lord God. Sapagkat, ito po'y nagaganap, kapag ikaw ang niluklok namin sa trono ng aming pagkatao, naniniwala po kami sa inyo. If it is your first time in this church at ikaw ay naghahanap ng kapayapaan, kalayaan sa Panginoon habang ikaw ay nakayukot, nakapikit, sundan mo tong panalangin na ito bukal sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat sa kaligtasan. Ikaw ay namatay para sa akin. Ikaw, Panginoon, ay pinaniniwalaan kong aking tagapagligtas. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Ikaw, simula ngayon, ang maghahari sa akin, gabayan mo po ako sa landas ng katuwiran simula ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat Panginoon sa mga kaluluwa, sa mga tao na siyang tumanggap sa iyo. Pagpalain mo po ang kongregasyon na siyang nag-invite at patuloy na paluguin mo po kami, maging produktibo kami sa aming buhay. Sa kapurihan ng pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo, sa ikakalaganap ng iyong paghahari, sa pangalan ng Panginoong Isus, ito po'y aming dalangin, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa ating pong panambahan at sa ating mga in-invite, sa ating pong mga dinala po sa gawain. Kita-kita po tayo sa mga gawain. Ano po? Ako po ay nagki-claim this coming week po ay 50% pa rin naman po yung mga pwedeng dumalo sa ating gawain. Ito lang pong linggo ay dinesisyonan natin na wala po muna para ma-secure po natin na ang Lead Ministries Congregation ay free from any contamination or infection of the virus. So kita-kita po tayo this week. Amen po ba yan? Especially sa mahal na araw,
Pero magsuot po kayo ng mask, magsuot po kayo ng shield, at lagi po kayo magdala ng mga sanitation liquids para po tayo ay maging mapanatiling ligtas sa anumang infection. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Thank you so much, Pastor Chris, for reminding us to go back again and receive our peace and rest in the Lord. So do not forget to comment down your reflection and let us see each other on our second service, 10 a.m. God bless everyone.